This is Namibia. And this is where we begin our walk in the desert. Though culture and wildlife is highly preserved here, people in this country experience a different kind of hunger, which in some ways makes food futile. Drought, scarcity, and AIDS. For years, these three things have dominated our perspective of this part of the world. Namibia is double the land area of the Philippines. Ironically, despite this country's abundance in terms of natural resources, this cannot seem to suffice the demand for the improvement of the quality of life of an estimated 1.9 million Namibians. Considering this fact, it has almost become impossible to reach out and make better the lives of the people here. But surprisingly, this has also become a catalyst for volunteers who have chosen a career that took them thousands of miles away from their loved ones. I did not come here para i-save ko yung Namibia. Definitely hindi miracle, but I can do little things. Given the opportunity, given the support, I know I can do something na makakreate ng changes. Helen and Nympha are Filipino volunteers who work through the Voluntary Service Overseas, or VSO, an international development organization that sends volunteers to over 30 countries to share their skills to the disadvantaged communities. Their work mostly consists of imparting sufficient and valuable knowledge on different things, increasing their awareness on how to fight AIDS, and finding the cure for the challenges that each day possesses. Perhaps the last one is the most difficult, but these never held them back. After all, their experiences have given them more than what they expected. Ito yung inorganize sa mga teachers. Parang sinesynthesize na kailangan iseryoso yung education, na take away, huwag silang mag-boyfriend kagad, kailangan matapos sila. Ito yun, mga girls club. Hindi na sila natatapos. Kasi pag nabuntis nga, hindi na sila nagbumabalik sa ano. Tumusulat daw sa iyo mga ito? Oo, ito, sumusulat. Ano sinasabi nila? Sinasabi nila kung ano yung ginagawa nila, tapos ano yung mga achievement nila. Para kasi naro-role model din ako sa kanila. So basically, ang job dito is to keep them in school. Yeah. She's the chairperson of the Martin Indumba Girls Club, and she's the secretary what, of... What is the girls club? What do you do in the girls club? We are learning about how to respect ourselves. We are getting even more advice not to get teenage pregnancy. Volunteers help disadvantaged communities put up and run projects which will be beneficial to the people. But the roads are rough. It is difficult to get through what culture has already established. Passing through the needle's eye may give a better picture. Their lives here are completely different from what they have back in the Philippines. Their allowance is just enough to cover their living expenses. Food, weather, transportation, and the different lifestyle make it difficult to live here. In some unexplainable way, Helen and Nympha now look at these things as leisure instead of necessities. To them, nothing is more important than their commitment and their mission. Disappointment mga kapamilya ko na hindi ako nakakapagpapadala. Hindi yung pamilya na pamilya ko, yung mga relatives ko. Kasi kala nila pag nag-abroad ka, pera. Hindi nila maintindan yung volunteer Africa. Bakit volunteer? Mga pinsan mo nasa Germany, nasa Australia, Canada. Bakit ikaw Africa? Sila talaga ulo. Okay, I'm okay. No, pasin, no,
one more. So si Elias, pumapasok siya sa school nang wala siyang gamit. Yung damit niya talagang noon pa. So hindi napapalitan. Tapos walang sapatos. Wala talaga siyang gamit sa school. So in-explore namin na mabigyan siya ng maintenance grant para at least kung meron silang matatanggap monthly, may pambili siya ng sapatos, may pambili ng damit. Kasama pa ba sa trabaho mo yun? Sa social work, kasama pa. Wala naman ang pinipili, basta pag may lumapit. Pag hindi ko alam kung anong gagawin, pagpunta ko sa ospital, nagko-consult ako sa mga tao kung kanino siya pwedeng i-refer. Mas mahirap dito. Mas maraming challenges. Mas kasi sa atin, at least may saging. Dito, tingnan mo map ang paligid. Walang papel, walang notebook, wala. Malayo pa sa bayan. Tapos ang mga magulang wala talagang ano, walang hindi na encourage yung mga anak na mag-aral. Even though they know a lot of them are educated about AIDS, pero still sa culture nila ang lalaki hindi pwedeng stick to one lang. Kailangan marami siya. Dito hindi mo parang yung magnitude sobra kasi may nakakausap ka, hindi mo alam infected na siya. Tsaka sabi ng ibang mga tao, almost everyone, parang 90% dito sa lugar namin. Kasi culture ang kalaban mo. And you cannot change culture overnight. I'm sure may mga Pilipino na nagtanong sa'yo na tutulong ka na lang rin, bakit hindi pa sa bansa mo? Ano sinasabi mo? Hindi ko masagot kasi ngayon naka-experience ako sa Africa, parang na-feel ko na mas privileged tayo kaysa kanila. Marami din silang reklamo dito pero parang mas valid yung reklamo nila. Hindi katulad sa atin na meron tayo eh. Saan ka mas masaya? Masaya ako dito. Bakit? Kasi nakikita ko yung tulong ko talaga. Sabihin mo, pagbalik mo sa Pilipinas, you'll be a better social worker? Better in a sense na yung human life, mas naintindihan ko ngayon na totoo pag sinabi ng isang family, walang makain, talagang walang-wala talaga. Talagang first hand nakita mo, wala. So no matter how depressing, there's always hope. Hindi, pag bumalik ka ng Pilipinas, definitely, mas maraming hope sa atin. Oo. Sobra dun. Sobra. Dun ko na-appreciate yung kung anong klaseng resources tsaka kung anong klaseng efforts ng government yung ginagawa nila to reach out sa mga tao. Both Helen and Nympha have families waiting for them in the Philippines. But this is also their home. Right now, the two are still walking in the desert with the people who have become their families. People who once sought refuge from them are now slowly becoming an inspiration to other communities. The battle against poverty and AIDS is difficult, but by volunteering, by sharing talents and skills, by facing a life of scarcity with zealous conviction to fight global poverty, people like the Namibians have a future to look forward to. The pleasure of earning big is absent, but this work guarantees a volunteer to go back as a better person, with improved strategic leadership skills, and most importantly, a changed heart. Yung concept na yung mga Filipino, yung volunteers coming from third world countries also. Hindi sila dapat mahiya na parang to go out there and contribute something. Kasi iniisip lang natin yung mga first world, they would come and help us. Tayo rin, meron din tayong i-share sa iba. Hindi tayo dapat matakot na meron tayong i-share. At the same time, yung opportunity na matuto tayo from that experience and then
balik na naman tayo sa Pilipinas and, you know, a changed person, new skills, new perspectives sa buhay. You can change the lives of millions of people from disadvantaged communities. A life-changing opportunity is ahead of you. Walk with us in the desert and lead others to where a bountiful beginning awaits.